Ito ang totoong issue ni Bergman. Natutulog ako na agad dito sa mga radyo. So, what's up mga kanoo? Isang araw na naman lang walang magawa. Bahala ka sa buhay mo. At... Aray ko. Parang may problema ka. So, sa last video natin, ang pinag-usapan natin is yung mga 10 issues daw ng isang vlogger na hindi naman talaga issue, which is more on sana meron yung motor na yun. Pero guys, what do you expect? 76,900 lang yun. Anong palagay mo sa amin? Poor? Diba? Okay na yun. Sulit na ang Bergman doon. So ngayon, ang pag-uusapan na natin ngayon is yung totoong issue ni Bergman. Bola lang yan. Dahil sa video na yun, meron tayong naging bagong kaibigan. Sinabi niya sa akin na talagang may issue si Bergman, which is yung nga yung i-share ko sa inyo guys. Medyo seryoso tong Unggoy! Issue na to na baka kailangan magpatawag ni Suzuki ng recall dun sa mga units. Pero sana na wag naman. Siguro onti lang yung mga naapektuhan nitong issue na to. So yun nga, bago natin banggitin kung ano man yung issue na yun, shoutout kay Paps Kuya Baste. Okay, ipa-flash natin dito yung ano niya, yung YouTube channel niya. Paps, bago lang siyang motovlogger na dahil nagkaroon siya ng Bergman, para na-inspire siya na mag-vlog. So suportahan natin siya. Subscribe niyo siya. Kuya Baste. Ayan, so some part of this video is galing sa kanya, na which is pinaalam ko naman sa kanya to, ah. Ito yung mga naging experience niya habang pinapagawa niya. Actually to, na-i-post niya na yung mga issues na yun. Ngayon, ang gagawin lang natin, parang hihimayin lang natin. Try natin himayin ng mas maigi kung ano yung naging problema dun sa na-experience niya. Naging issue dun sa Bergman niya is yung T-post. Ano yung T-post? Dun po nakakabit yung manibela natin. Manibela, may bearing doon. Nakakonekta yun sa gulong natin sa harapan. So, kung maluwag yun, maramdaman mo yun na may parang tumataguktok. Ang tawag doon is parang tukod. Usually, mararamdaman mo yun every time na makapahumps ka, malulubak ka. Doon mo mararamdaman yung tukod na tinatawag. So, yun yung nasa video niya. So, para mas mapaliwanagan natin kayo, papakita ko sa inyo yung mga video na sinad niya sa akin. At try natin himay-himayin, try lang natin. Okay? So, ito, yung clip na papakita ko sa inyo is galing kay Sir Kuya Baste. Medyo malayo yung camera, wala akong mapaglabagan, pero sana narinig nyo. Doon yung naririnig kong kalampag. Kung sa mga may Bergman dyan, pwede nyo rin subukan para malaman ninyo. Kung may naririnig kayong ganun, try nyo gawin yung ginawa ko. So yun Paps, kung makikita nyo yung ginawa niya, sinenderstand niya, tapos ginalaw-galaw niya yung harapan. Kung makikita nyo sa video, makikita mo kaagad na may problema kasi makikita mo gumagalaw. Umaalog. Aside dun sa umaalog sa kanya, may mga lagitik kang maririnig. Ewan ko kung narinig nyo sa video, pero may lagitik talaga. So, yun nga, tulad ng sabi ni Kuya Baste, sa may mga Bergman na dyan, or sa mga magre-release pa lang sa kasa, bago nyo kunin, try nyo, tignan nyo na ano. Pero feeling ko, kailangan nyo muna siyang imaneho ng mga ilong kilometro or mga 2 araw, 3 araw, para maramdaman niyo yun eh. Okay? So ikalugin niyo, tingnan niyo rin kung apektado ba ng ganung issue din yung Bergman niyo. So yung next clip na ipapakita ko sa inyo is yung nung binuksan na yung harap.
Ayun! Nagsilabasan yung mga bulitas. Hindi lang mali yung sikat ng bearing. Masipit! Nagsilabasan, oh. Ayun, ayun, oh. No, wait lang, Tron. So yun nga mga kanoo, nakita nyo dun sa video, pagbukas nung parang lalagyan na ng bearing, kalas-kalas yung bearing. Natanggal, napunta sa gilid. Kumbaga, nawala siya dun sa trail niya. Kasi may para siyang saluhan. May saluhan yun, nandun dapat yung mga bearing. So nung pagbukas, natanggal dun. Dumikit sa mismong, naipit sa tipos mismo. Kaya ang nangyari, parang hirap siya umikot, hirap mo mailiko kasi ipit, wala siya dun sa tamang tray niya. Di ba, may tray dapat 'yun eh. Kung saan nakapatong yung mga bearing. So wala dun. Andun na sa gitna ng tray at saka gitna ng tipos. Kumbaga, parang ang nangyari na na-stuck na siya dun. Na-stuck siya. Ipapakita ko sa inyo dito, ayan. Yung itsura nung T-post dahil nga dun sa mga bolang nakawala dun sa tray. Oo, tray ba tawag dun, ha? Basta yun. Kung makikita nyo sugat. Yan, nangyayari yan tuwing every time na lumiliko ka tapos may nakawalang isang bearing or dalawa, tatlo. Kakayas yan. Pag naipit yan dun, yan yung magiging parang tawag dito, susugat dun sa T-post mo. Kasi nga, nakaipit siya eh. Wala siya dun sa tray na dapat freely siya dapat gumagalaw eh. Freely dapat na umiikot yun. Ang nangyari, nag-sandwich siya dun sa T-post tsaka dun sa tray. So, kaya yan, nagsugat-sugat yung T-post niya. So, may remedyo naman silang ginawa. Ito, pakita ko sa inyo yung remedyo nilang ginawa. So yung mga kanoon, nakita nyo, nang ginawa nung Suzuki, grinder nila, tawag doon. Basta basically, ang ginawa nila doon, tinanggal nila yung uka ulit. Kasi pag nandun pa rin yung uka na yun, ganoon pa rin, maglalak pa din yun eh. In-straight nila, binalik nila sa dating condition yung T-post ni Kuya Baste. Kasi kung hindi magagawa ng paraan yun, masastock pa din yung mga bearing dun eh. So, ngayon, ang tingin ko dito, baka mali yung sukat nung bearing na nailagay. Baka lang ah, di natin sure. Kasi syempre sila yung mga eksperto dyan. Itong sa issue na to, parang call to para sa Suzuki Philippines na take nila to seriously yung issue na to. Sana naman hindi sa lahat ng mga na early releases nila is ganito. Pero feeling ko naman ano to, magagawa naman nila ng paraan to na sana hindi na kailangan ng recall. Kasi usually naman kasi pag nire-recall is yung mga apektado daan-daan libong units apektado. Pero sana dito mga ilan-ilan lang. So basically ang mangyayari lang dito, pag naramdaman mo yung problema, punta ka agad sa kasa, then paayos mo kagad sa kanila. Tsaka good thing naman dito sa nangyari kay Kuya Baste, sabi niya sa akin, wala naman daw siyang ginastos. Wala siyang ginastos. Sagot lahat ng kasa. Sagot naman lahat ng Suzuki din yun. O kung kinuha mo sa motor trade, sagot din naman ang motor trade dyan. So yun nga, may advice ko lang dun sa mga may mga units na makakaramdam ng ganitong problema. Dali nyo kagad. Huwag nyo na patagalin. Dali nyo kagad sa kasa. May napanood ako na isang vlogger na sa kanya ko unang na narinig tong issue na to. Hindi ko lang pinansin kasi nagawan daw niya ng paraan. Ang ginawa niya, sinikipan niya.
sinikipan niya yung T-post. And nakwento ko yung kay Kuya Baste. Ang sabi ni Kuya, sabi ko sa kanya, parts may nangyari na dyan, sinisikipan lang. Tapos sabi ni Kuya Baste sa akin, Pops, yung isang vlogger na yun, nasikipan niya, pero bumalik din daw. Sabi, according to kay Kuya Baste, bumalik din daw yung issue. So, ibig sabihin talaga, may mali dun sa T-post talaga, at saka sa bearing. So, yun nga, issue siya, major issue siya, pero hindi naman siguro natin dapat ikabahala. Kasi, ina-assess naman ni Suzuki ng maayos. Kasi nakita nyo naman yung nangyari kay Kuya Baste, diba? Inasikaso naman siya ng maayos. Basically talaga, dapat walang alog yan. Kaya dapat, dalhin nyo kagad, gawin nyo kagad ang paraan. Additional na rin na according din to kay Kuya Baste, meron din daw siya nakitang issue sa taillight na parang nagmo-moist. Mag-moist lang naman, pero minor lang naman. So kung kayo magkapagawa kayo ng mga Bergman nyo, kasabay ng T-post nyo, or magbasta nyo din, i-observe nyo din yung mga units nyo. Tingnan nyo rin yung taillight nyo kung nagmo-moist nga. And iyanin nyo kagad, sabihin nyo rin kagad dun sa dealer na pinagkuhaan nyo para maayos din kagad. Sa mga nagtatanong kung saan siya nagpagawa, ito yung video, sinabi niya dito kung sinong gumawa at saka saan. Shoutout nga pala kay Sir Aiden, galing niya. From Suzuki Pasig, Suzuki 3S Pasig, sure bolt to pag nagpagawa kayo sa kanya. So that's it mga kanoo. Nga pala, shoutout kay Angelo Nuno. Nagpapa-shoutout siya galing dun sa last video natin. So yun nga, final words lang siguro. Hindi naman concerning kasi gagawa naman ng paraan. Ang nakaka-concern dito kung i-deny ni Suzuki Philippines na hindi issue yan, wala kayong pakialam dyan. Yun ang concerning. Pero kita naman natin sa mga video ni Kuya Baste na inayos naman nila at wala ka na mga gasusin, lahat sagot nila. Yun nga lang, konting effort lang sa babalikalan talaga. So sana yung sa mga next batch na lalabas ni Bergman, lalo na this December, sabi nga nila, di ba? Magpo-full blast na sila sa paggawa. Sana maging okay. So yun nga mga kanoo, mag-aaral tayo. Ito na yung outro natin. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, alam nyo na gagawin, like, share, and subscribe. So sana sa susunod na mga video natin, makapag-review na tayo ng actual. Tsaka plano natin na kausapin yung mga owners na, okay, na kung ano na experience nila, kung ano. Sana magawa natin yan in the future. At kay Kuya Baste, Pops, maraming salamat. Kuya Baste, tuloy mo lang yan. Alam ko unang video mo yan, tuloy mo lang. Tsaka sa mga subscribers natin dyan, sa mga nanonood, subscribe din kayo kay Kuya Baste. Magsisimula pa lang siya at suportahan natin. Okay? Ganun pa rin sasabihin ko, sana all may Bergman, okay? So, kano? Ciao!